naniniwala naman ako sa mga ideas mo. Hindi ko lang maiwasan mag-alala, okay? I have to carefully think about this. May hinahon ng boses ngunit talatang frustrated na sabi ni Aiden. Ang nakatatanda tagi isang kapatid ni Allison o Ali. Naroon sila sa private office sa 11th floor na NW Corporate Center sa Bonifacio Global City sa Taguig. Kanina pa ron si Ali at kinukumbinsi ang kapatid na pahiramin siya ng 200,000 pesos na kapital para sa itatayo niyang food cart business. Noong isang linggo na ibigay niya rito ang ginawa niyang business proposal at market studies. Malaki ang tiwala niya sa naisip ng negosyo dahil kakaiba yon at alam niya wala pa sa Pilipinas. Sariling recipe niyang sandwich rolls and potato bars sa plano niyang ibenta. Samantalang ang compact packaging niyon nakita niya sa isang Korean novela. She knew and believed that business would be a hit. Plano na rin kasi niya mag-resign sa Hotshot, ang pinagtatrabahuhang men's magazine kung saan siya ang resident stylist upang tutukan ang negosyo. Her brother was the junior vice president for the marketing of NW Properties International na mid-rise travelers inns at resorts pass and didevelop sa iba-ibang bansa sa Asia. May anima taong bumubuo sa team ng kuya niya at lahat tayo nakatikim ng sample ng pagkaing balak ng ibenta. Everyone loved it at ang iba pa nga ay nagsimula ng umorder sa kanya. Alam ni Ali na tuwa at proud ang kapatid niya na may potensyal na maging successful ang naisip niyang negosyo. Ngunit nagdadalawang isip to dalawang beses na siyang nagoyo. Ang akala niya ay may pagkakatiwala ng mga naging business partners niya, ngunit mga swindlers din pala ang mga ito. The last venture was just over a year ago at eto nga, gusto niya uling sumubok. Pero mukhang ang kuya naman niyang nadala. Aiden looked torn. He obviously wanted to help her but she was also wary. Kahit 27 na siya, protective pa rin to sa kanya dahil pareho silang malayo sa mga magulang na nakabase na sa Mariveres, Bataan. Taga Makati ang kanyang kapatid na nasa Marikina siya. Kahit pareho silang busy sa kani-kaniyang trabaho, constantly updated sila sa isa't isa. Their parents never knew she was swindled twice. Ang alam ng mag-asawa, hindi naging successful ang mga naunang business ventures niya. Natatakot kasi silang mag-alala ng husto ang mga magulang dahil kapwa hypertensive ang mga ito. 30 pa lang kuya Aiden niya, ngunit marami na naipundar at narating sa buhay. Engaged na rin ito sa maganda at mabait na si Victor na isang doktor. Kahit kailan ito gusto ni maaaring ito mag-settle down. Pakiramdam ni Ali siya ang dahilan kung bakit hindi muna nagbabalak magpakasal ang kanyang kapatid. Tila gusto rin muna itong siguraduhin na sana'y maayos lang siyang lagay. Stable at wala nang inaalala pa sa buhay. Kuya, this can't wait. May inihanda na akong timetable para dito. Kung ipagpapaliban pa, baka may mauna pang iba't maapekto ng success rate ng concept ko. Pamimilit pa rin ang dalaga. I will do anything. Pumayag ka lang, kuya. Please? Sa kanyang likuran ay pinag-cross niya mga daliri. I don't know, Ali. Let me... Doon biglang tumurog ang intercom nito. Yes? Sir, this is Maggie. Wika ng executive assistant nito. Tensyonado rin ang boses. Inigo Padilla just called now. Pabalik na raw siya ng Maynila. Hysterical siya, sir. Nagka-allergy yata sa kung anong kinain sa buhid. What? Malakas na sabi ni Aiden. Third day pa lang niya, babalik na agad? May progress naman ba? Hindi nga raw ho niya halos sa pagpita si Mr. Lopez. Palagi raw hong busy. Parang maiiyak na si Maggie habang nagpapaliwanag. Damn, we are running out of time. Tila nanghihinang sad ng kuya niya. Please come to the office right now, Miss Santos. Wala pang isang minuto, nasa opisina ng executive assistant. Mukhang tensyonado ito. Sir, nakita nga ako ni Sir Lucas sa lobby kanina. Kinakamusta ang progress ng pakikipag-usap natin kay Mr. Lopez. Mukhang excited nga at ang sabi pa malaki daw ang tiwala niya sa atin. Tila malapit na talagang maiyak na sabi ng babae. Ang tinutukoy nito ay ang gwapo at mabait na chief operation officers ng NW na dalawang taon lang ang tanda kay Aiden. Nakatingin lang si Alice sa dalawa. Sino bang Mr. Lopez na yun at wagas kong magpadala ng stress? Kuya, I'm sorry. I didn't know I came at a bad time. Sinulyapan lang siya ng kapatid bago na pabuntong hininga. We only have 6 weeks left to go with him there. And then 3 months after that, official turnover na. Napasandalito sa kinaupuan. 3 consultants lang pinadala natin matapos ang pagpunta ni Peter. At lahat hindi nagtagal at walang nagawa. Sir, wag ka naman ganyan. Kinakabahan ako lalo eh. Gustong magpanik na sabi ni Maggie. Namumutla na ito sa pag-aalala. Napailing lang si Aiden. May iba pa bang sinabi si Inigo? Ano ba nangyari sa kanya? Allergic daw po talaga siya sa alamang, sir. Pero hindi niya masabi din sa mga matatanda dahil nahihiya daw po siya. Mukhang may init pa man din daw po ang dugo sa kanya. Eh, yun po yata ang ulam kagabi. Ayun, namamantal pong buong katawan ni Inigo. Kwento ni Maggie. Wait, mawalang galang na ha? Ano ba nangyayari at nagkakaganyan kayo? Hindi na makatiis sa tanong ni Ali. Tila napapagod na rin lang niya si Aiden.
Si Maggie ang nagboluntaryo magkwento sa kanya. Magre-retire na po kasi yung Japanese CEO ng NW, si Madam Kaori Matsuda Lopez. Nagkaroon kasi po siya ng hip surgery recently at mas gusto po niya mag-retire at mamuhay ng simple. Malayo daw po sa corporate world. Filipino ang asawa niya pero namatay na. At ang solong anak naman niya, ewan kung bakit mas gustong magbungkal ng lupa kaysa pamahalaan ang business empire ng pamilya ng mommy niya. Yun ang ilang buwan na rin kaming kinakausap na pumunta na dito sa Maynila at nang masimulan siyang i-train para may handa siya sa turnover sa October. May na ngayon pero ang hirap niyang hagilapin at kausapin. Tapos yung lolo't lola niya. Pati na rin ang mga ampo nila, kasabot pa daw para pahirapan ang mga pinapadala naming consultants para daw po umalis ka agad. Si Sir Peter nakausap na siya at alam niya ang responsibilidad niya. Before that, of course, he's already talked to his mom. In fact, kapag fully recover na si Madam Kaori, plano niyang tumira sa farm nila sa Bulacan. Kumbaga, palit sila ni Mr. Gomez, Rafael Lopez. Siya yung nuknukan ng pakipot na future CEO. Nakanganga lang si Ali nang matapos ang kwento ni Maggie, ay hinilot na niya ang leeg nito. Wow, may ganun talagang pangyayari sa tunay na buhay? Anong klase mga nilang ba yung mga pinapaalala ninyo na ay sumama ni Rafael? Huwag huminga ng malalim ang kapatid niya. Corporate communication specialist namin na magaling ding image consultants. Mr. Lopez only knew enough about the business. But since he spent most of his entire life either in a boarding school in London or his father's farm in Bulacan, he's really not a very CEO-like. I mean, he looks formidable, but that's just it. He talks and behaves like an average Joe. Mahihain din siya at ilag sa mga tao. Para sa mama lang niya, kaya niya tanggapin ang posisyon. Pero mukhang hanggang kaya pa, gumagawa din siya ng paraan para kahit papaano, maiparating kay Madam Kaori na hindi talaga itong mundo niya. Na kung po pwede, ibigyan niya lang sa isang tao mo pagkakatiwalaan ng posisyon. Madam doesn't want to, of course. Mahabang tura ng lalaki. So nananad siya talaga siya. Ganon? At kinakasabot pa niya mga kapamilya niya. Kung di ba naman sa pasaway, bakit di na lang niya sabihin ng diretso sa mama niya na ayaw niya maging CEO? Hindi ba niya kilala na iinis sa si Alice Rafael na iyon? You don't know the man, so don't say that, Ali. Anang kuya niya. Personally, nakuha na niya ang respeto namin dahil mas pinili niya ang simple at tahimik na farm life kesa sa ang toxic life na chairmanship ng kumpanya. Rafael Lopez is a very accomplished man in his own right. Magna cum laude siya sa agriculture sa UPLB. Pinadala siya sa Oxford University dahil nakakuha siya ng scholarship to take his master's degrees in plant sciences. He got the highest honor when he finished. His organic farm business is also thriving. Naintindihan naming lahat kung bakit marahil hindi niya gustong palitan si Madam Kaori. Pero wala namang choice. Wala rin masabihin sa side ni Madam dahil walang may gusto. At dahil si Rafael ang rightful heir, sa kanya talaga dapat ibigay ang posisyon. Pumayag na siya pero up to the last minute siguro, sumusubok kung kaya pa niyang takasan. Mahabang paliwanag ng kuya niya. So nagpapakipot lang siya? Nag-a-aksay ng company resources dahil I'm sure hindi birong ginagastos siya sa pinapadala ninyong tao doon. At image consultants talaga? Ano yun? Kailangan niya na makeover? Natatawang naiinis sa tura ng dalaga. Visit na Rafael yun? Dahil sa lalaking yun, stress tuloy ang kuya niya at napupunlad ang support ang hinihingi niya mula sa kapatid. Matamang tinignan siya ni Maggie bago bumaling ito kay Aiden. Sir, bakit po hindi na lang si Miss Ali ang padala natin sa Bulacan? Walang nagawa ang dalawang barakot, isang pamintang ipinadala natin. Maybe a woman could work wonders this time. At baka naman may iba pa't isang okay na approach siya dahil sa styling ang background niya. Seryosong sabi ng babae. Napatingin tuloy sa kanyang kapatid. Kuya, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Stylist ako at hindi image consultant. Wala akong alam sa social graces at kung anumang kailangan training ng mga future CEOs. Wika kaagad niya. Maybe you're right, Maggie. Hinimas-himas ni Aiden ang baba nito habang nakatingin sa kanya. Tila may naglalaro kung ano sa utak nito. And Ali was not liking it. Kuya, huwag mong sabihin pinag-iisipan mong ipadala ko sa kabukiran. Nangunot ang noon ng kapatid. Lumaki tayo sa kabukiran. Nakikipaghabulan tayo sa mga biik at pato. Sanay tayong magkating ng manok at magpaligo ng kalabaw, Ali. Wika nito bago may kinuha sa itim na messenger bag na nakapatong sa mesa nito. Nagpatuloy ito. The company will pay you well for just a few days of staying in that farm. And didn't you just say that you were willing to do anything so I can loan you the business capital that you need? Inilabas ng lalaki ang checkbook nito. Napalunok siya. Shit, bakit ba sinabi ko pang willing akong gawin ng kahit ano? Pero kuya, marami ka pang lived garden sa natitira, hindi ba? 4 years ka na sa hotshot at bihira ka magbakasyon. I then began writing down on his checkbook. I am giving you the entire amount that you need if you will do this, Ali. Give, like a gift, not loan. Napangiti ang kuya niya.
May pakiramdam ako na this time magtatagumpay na kaming papuntahin dito si Rafael. Alam ko ang kalibre at level ng kakulitan mo, sis. Ibinabati ni Iwan ni Ali ng service van ng NW sa entrance ng isang malawak na lupain na matatagpuan sa isang barangay sa Angat, Bulacan. Isang makita na daan iyon na kaysayang dumaan ang isang truck. Sa magkabilang gilid sa hamot-saring mga puno. Maybe 100 meters down the road, she could see beautiful Victorian cottage house lined with shrubs and bamboo fences. Bit-bit ang isang malaking backpack at isang gym ay binilisan niya ang lakad. Pasado alas 10 ng Sabado ng umaga, lalo na pag-init ang araw. Pinapawisan siya dahil may kabigatan din ang dala niyang mga bag. Nasa loob kasi ng isang dala niya ang ilang containers ng samples ng kanyang microwavable sandwich rolls and potato bars bilang pasalubong sa mga Lopez. Ang nakapagpakabasa kanya ay ang pamilyang kinasasamahan niya ng loob ng 10 araw. Ang 3 taong na upang ipinadala niya ay nawang nagsasabing mukha lang daw harmless sa mga Lopez. Ngunit nasa loob ang kulo. Hindi kailanman naisip ni Aling na may gagawin siyang katulad nito para lamang makuha ang kapital na hinihira mula sa kanyang kapatid. Ngunit sa pagkakatong ito, pareho silang may pangangailangan. Baka mawala ng trabaho ang kuya niya kapag hindi ito nagtagumpay na madala sa lungsod ang future CEO ng NW in a few weeks time. At ayaw rin niyang mawala rito ang posisyong ilang taon itong pinaghirapan. Isa pa, ibibigyan ito sa kanya at hindi ipapautang lang ang halagang kailangan niya kapalit ng tuloy ang pagkumbinsi kay Rafael na simulan ang paghahanda nito para sa turnover. Habang palapit sa cottage, namataan niyang bumukas ang main door niyon. Lumabas ang isang batang babaeng nakasalamin na marahil ay 10 taong gulang. Kasunod ito ang isang matandang babaeng malusog ang pangangatawan, puti ng lahat ng buhok na nakapusod at nakasuot ng isang bulak-laking duster. Maaliwala sa mukha na matanda, maiksi rin itong kumilos. Magandang umaga po, bati ni Ali habang tinutulak ang mahabang kawayang pinto ng bakod. Na makalapat sa dalawa nakatayo sa porch, nagmana siya sa matandang babae. The old lady smiled. Pagbalain ka, iho. Wika nito. Pasok ka. Muntik na siyang matumba sa narinig. Iho? Fine. Matangkad siya kaysa kaniniwang Filipina sa taas niyang 5'8", athletic at boyish din ang pangangatawan niya. Hindi rin halata ang balakan niya sa suot na straight cut jeans at tinirohan pa niya ng small size men's shirt na light pink at sneakers. Pero hindi yun ang normal na forma niya. Ganun ang suot niya dahil komportable yun sa biyahe sa lugar na pupuntahan. Ayaw naman niyang mawindang ang mga Lopez sa quirky fashion sense niya, pero hindi niya naisip na maaari siya mapagkamalang lalaki. Okay, so her voice was a bit low and well modulated. Medyo paos din yun sapagkat panay ang mando niya sa styling team dahil sa nagpilit siyang tumapos ng mga kailangan photoshoot nito nakaraang 2 araw. Bago siya pinayagang mag-leave, talagang napasabak muna si Alice sa maraming trabaho. Lola, babae po ako, sabi niya sa matanda habang nakasunod dito sa loob ng bahay. Huminto at tutulindan siya mula ulo hanggang paa. O siya, sige. Marahil katulad ko nung sa Igo ba iyon? Yung huling nagpunta dito? Tila nakakaunawang sabi nito. Inigo alias Igo is gay. Babae po talaga ako. Wika mo rin niya. Gusto nang magpapadyak. Inalis niyang suot na baseball cap at tinanggal sa pagkakatali ang buhok upang makita iyon ang kausap at ang batang kasama nila. Muli, tinignan lang siya na matanda bago nito iminwestra ang mesa. Kumain ka na ba? Ngayon pa lang kami magsisimula magluto para sa tanghalian. May natira pang pritong hotdog sito at pandesal. Ipagtitimpla rin kita ng juice. Napanguso si Ali. Binuksan na lang niya ang gym bag at ilabas doon ang mga dalang sandwich rolls at potato bars. Meron po akong dala dito. Pang merienda o almusal pa ito. Ima-microwave na lang. Sariling recipe ko po. Curious na tinignan niya ito. Kakaiba pero mukhang masarap. Sige, ima-microwave natin yan mamaya. Inutusan nito ang batang babaeng lagay ng mga container sa refrigerator. Gusto mo bang initin ko muna yung mga hotdog ha? Naupo ang dalaga at inangat ang takip ng pagkain sa mesa. May 5 piraso ng jumbo hotdog sa isang plato at ilang malalaking pandesal sa kadabing clear plastic container. Okay na po to, Lola. Salamat po. Sabi ni Ali bago kumuha ng pandesal at pinalaman iyon ng hotdog. Kumagat siya ng sandwich pagkatapos. Inabot sa kanya na matanda ang isang set ng susi. Parang yan doon sa tuturuan mong kwarto. Hiwalay sa bahay ang tinutuloyan sa mga nagiging bisita dito para hindi maistorbo ang mga bata. Kinuha nito ang isang bilao na may nakalagay na bigas. Lola Mercedes na namang itawag mo sa akin ha? Ang asawa kong si Iko'y nasa bayan ngayon. Yung 2 apo ko pa na sina Jasper at Gerald nasa bukid kasama ni Rafael. At ito naman si Yvonne. Pakilala ng matanda sa batang babae. Gumanti siya ng ngiti dito. Ali po ang pangalan ko. Allison po ang buo kong pangalan at nasa birth certificate ko. Lumagok siya mula sa basa ng juice. Kaya babae po talaga ako, Lola. Nagkibit-balikat lang si Lola Mercedes.
Nang matapos sa pagkain, nagpaalam mo ng dalagang aayusin ang gamit sa tuturuang kwarto. Pinasamahan siya ng matanda kay Yvonne o Ivy. Magpahinga ka muna doon at tatawagin din namin kapag handa ng tanghalian. Pahabol na wika nito nang palabas na sila ng pinto ng kusina. Mga 20 metro ang layo ng guest house nila mula sa malaking bahay. Napapaligiran niyo ng mga gumamela at santan shrubs at ilang puno ng bayabas. Para yung maliit na version ng main house na may 3 baitang na hagdan, paakyat sa maliit na porch. Ikaw ba, hindi ka rin niniwalang babae talaga ako? Tanong niya kay Ivy patapos ilang ilapag sa isang bamboo bench sa porch ng gym para maayos niya mabuksan ang pinto ng cottage. Magboses babae ka kasi, yung huling nagpunta dito, yung ego. Tsaka mas maarte siyang lumakad kasi sa'yo, sagot ng bata. Natural, bading yun. Nangarap paging babae kaya exaggerated kumilos. Ani nga bago muling binuhat ang gym bag, papasok ng cottage matapos buksan ang pinto. Napangiti si Alice sa nakita sa loob. Isang mababang bench na gawa sa kawayan at may ilang throw pillows na nabungaran ng dalaga. Sa harap niyon isang mababang mesa. Sa isang gilid ay bamboo divider na bahagyang nakatiklop at kitang mababang kama sa kabila. Kaharap niyo ng isang aparador na gawa sa nara. Sa hindi kalayuan isang maliit na kitchen counter sa lababo at sa tapat niyon pinto ng marahil ay toilet and bathroom. Wow, this is nice! Nilapag niya mga dalambag sa kama bago muling binalikan si Ivy na nandun pa rin sa tabi ng pinto. Okay, mabalik tayo sa sinasabi ko. Hindi pwedeng isipin nyo lang basang lalaki ako o bading dahil hindi talaga. Gusto mo pat... Kuya! Kuya Rafael! Tawag nito sa nasa labas. Rafael? Tinungo ni Ali ang pinto at tumabi kay Ivy. True enough, it is Rafael Lopez in the flesh. Hubad baro ito't mukhang isusuot pa lang hawak na t-shirt na kinuha lang yata sa sampayan. Mukhang pupunta ito sa main house. Ngunit nang marinig ang tawag ni Ivy, papunta na ito sa kinaroroonan nila ngayon. Ramdam lang dalaga magkahalong excitement at kaba. Rafael was a very good looking man. Marahil may lahing banyagan na rin ang ama ng binata dahil may pagkayorisya ng features nito. His eyes were very Asian, a bit narrow, slanting upwards and almond shaped. Ngunit ang kabuuan ng mukha nito ay tila iniukit sa granite. His smile also revealed pearly white, perfectly lined teeth. Kung mukha pa lang pagbabasihan masasabing hindi lang ito basta gwapo, kung hindi gwapong gwapo. His body was the lean, muscular type, with rippling muscles and washboard abs. Para itong may halo habang naglalakad dahil sa sikat ng araw. Nakasuot to ng cargo shorts at kasalukuy nagsusuot ng t-shirt habang papalapit. Nakaponytail na medyo humabang buhok. Medyo pino itong kumilos ngunit malalaki ang hakbang. Diretso ang tingin ito sa kanilang dalawa ni Ivy na takangiti. Talk about a smile that can literally take one's breath away. Habang papalapit si Rafael ay napapahigpit ang kapit ni Ali sa hamba ng pinto. Bakit gano'n ang epekto ng lalaking ito sa kanya? Sana isang makakita ng gwapo na mga machong hubad. She used to being around men that she did not even feel a bit nervous or uneasy whenever she is with them. Ngayon nga ay napagkamalan pa siyang lalaki kaya bakit tila siya nawiwindang sa presensya ni Rafael? Kuya Rafael, eto si Kuya Harry, sabi ni Ivy. Nakaagad na kapagpabalik sa huwisyo niya. I am not your Kuya Harry. Alison ang full name ni Ali as in H-A-R-I ang palayaw ko. Ate Ali ang tawag mo sa akin. Rafael looked at her with interest and tolerance. Nice to meet you, pare. At huwag mong pilitin ang bata. Siyempre, tatawagin kaya sa kung anong tingin niya. Ay nararapat. But I'm really a woman. Gusto nang maiyak na sabi ni Ali, bago nakipagkamay sa lalaki. His hand was big, a bit rough and warm. His handshake went firm and brief. Tinaas niya ang maugat na kamay na may kalakihan din. Ngunit pinatili naman niyang well-manicured palagi ang mga kuko. Tingnan mo nga naman ang nail polish ko, pearl pink. Tatawagin mo pa bang kuya kung ganyan ang itsura ng kuko? Mahilig din sa pink yung huling pumunta dito. But he is gay. Hindi ako lalaki at lalong hindi ako bading. Huwag mo akong tatawagin, pare. Binalingan niya si Ivy na nakangiti sa inaakto niya. At ikaw huwag mo akong tatawagin, kuya. Wika niya bago para yung hinagip ang kamay ng dalawa at tinila mga ipito papasok ng bahay. Sa gulat hindi na nakakilos pa mga ito. Isinara niya ang pinto. Patutunayan ko sa iyong babae ako. Aba, hindi pwedeng ilang araw niyo ako makakasama dito pagkatapos. Ganyan palang tingin niya sa akin. Tinungo niyang kamat nilabas ang pinaglalagyan niya ng ilang set ng kanyang mga underwear. Tinaas niya isang pink bikini na may heart prints, pati ang katerno din itong bra. Eto, sinusuot ko to, okay? Tila na alarma namang tilingnan siya ni Rafael. Bahaga pa itong matras. Ang cute naman ng mga yan, komento ni Ivy. And I'm wearing one of this right now. Binitawan niya mga hawak at walang babalang inilay ang t-shirt sa isang balikat para makitang manipis sa double strap ng kanyang bra.
Halatang hindi inaasahan ni Rafael ang ginawa niya. Pagtingin ni Ari, nakatarala ang lalaki sa kanya. Bahagyang namumula na rin ito. Sinamantala niya yun upang dagdagan ang pangtunay dito na babae pa siya. At wala akong Adam's apple, okay? Wala rin akong balbas at bigote. At huwag kang umasang tutubuan ako ng bukas sa mga susunod na araw dahil hindi yun mangyayari. Inilapit niya mukha nito bago muling lumayo. Napanunok ito at muling napaatras. Nasisiyang umiti siya bago hinapit ang t-shirt sa katawan o pamakita ang katiting na curves niya. May balakang ako, hindi lang halata. At meron din akong hinaharap, no? Hindi nga lang din halata. Tiningnan niya si Ivy na alam niyang nakumbinsi na siya. Kinuha niya ang isang kamay nito at inihawak ayon sa kanyang dibdib. Ayan, hawakan mo. Huwag mong didiinan, ha? Aniya pagkuha na ito mayroon kay Rafael. Paatras ito ng paatras sa pinto at may mukhang kakaripasan ng takbo anumang sandali. Para lang patunayan sa inyo na hindi yan pading lang at alam kong hindi nagsisinungaling ang mga bata. Marahang hinawakan ni Ivy ang kanyang dibdib. Totoong hang meron, sabi nito bago binalingan si Rafael. Nasa pagkagulat marahil sa pinapagawa niya ay mukhang hihimatayin na. Babahay talaga siya, kuya, tumingin pa sa kanya ang bata. Sorry ate, nasanay kasi kaming puro lalaki na pupupunta rito eh. At mahirap din kasing malaman ngayon kung sinong lalaki at kung sinong babae. Umirap siya. Oo na, sige na. Kinuha niya na sa bag ang passport. Ayan, tingnan niyo yan. Hindi naman siguro magsisinungaling ang passport, hindi ba? Iniabot niya yun kay Rafael na tinitingnan naman ito. Maingat na kinuha nito ang passport. Mukha kang babae sa passport mo. Mahinang sabi nito. Nangungulat ang noo. Dahil babae nga ako. Asar na hinablot ni Ali mo na sa kami nitong pasaporte. Why would I send a woman here? Napailing ito. Dahil gahol na sa oras ang kumpanya at wala na ibang gustong pumunta dito, ako na lang natitira. Tinaasan niya ito ng kilay. Alam ko ang pinagagawa niya sa mga naunang punta dito. Subukan niya lang gawin yun sa akin na tingnan natin kung sino sa atin ang unang susuko. He looked at her warily. Alright, Ali. Miss Ali. Pero gusto ko lang makasiguro, mahirap na. He then flashed a very shy smile. Welcome to the farm then. Tiningnan niya ito ng mataman. Thank you. So where are you going after this? Takang tiningnan siya ng binata. Sa bahay para kumuha ng pagkain at alinyon sa bukid. Why? Sasama ako. At gusto ko rin malaman mo na hanggang narito ako sasama ko kahit saan ka pumunta. Maliban lang sa CR at sa kwarto mo, okay? Lola, nasa na po si Rafael? Tanong...